Okay, what's up mga guys? Welcome back naman po sa ating YouTube account or sa YouTube channel natin. So, for today ang ituturo ko naman po sa atin ngayon ay kung paano tanggalin ang nakalimutang password ng Samsung na built-in ang battery. At hindi na rin natin may off dahil maghingi na rin siya ng password kung sakaling ito ay i-turn off natin. So, yan ang problema ng cellphone na yan guys. Madali lang yan para sa mga nakakaalam niyan. Pero sa mga hindi pa nakakaalam niyan, isishare ko sa inyo kung paano niyo ito mga gawang i-off or i-tanggalin yung password. So, dito sa video na ito guys, hindi ko na maipakita kung paano siya i-off. Pero madali lang dahil pagpunta niyo sa recovery mode mga guys, punta lang kayo doon sa switch off sa may pinakababa. So, makikita niyo doon yung switch off. So, ma-turn off niyo yung cellphone niyo na hindi niyo na kailangan maglagay ng password or pattern. So itong video na ito or ang video tutorial natin na ito guys is para lang po sa mga Samsung user na built-in ang battery. Yung hindi natatanggal ang kanilang battery. Na tapos nakalimutan yung password at hindi na rin niya ma-i-off or hindi niya ma-turn off dahil nga maghingi pa rin ng password kung sakaling ito ay i-off. So ganito lang yung gagawin nyo guys. Sundin nyo lang yung step na gagawin ko para hindi kayo malito. So sisimulan na natin mga guys. Okay, so itong cellphone na ito mga guys ay Z7 Pro. Pro ito siya mga guys. So nakalimutan ng mayari yung password. Tapos hindi na rin niya ma-turn off or hindi niya ma-off yung cellphone niya kasi maghingi siya ng password. Ito yung kanyang model mga guys. Yung nasa baba. So susubukan natin i-turn off ito mga guys. Ayan. Power off. Okay, ayan. So, yan. Hindi siya ma-off mga guys kasi maghingi siya ng pattern or password. Kaso nga, nag-seconds na siya. Try natin again. Ayan. Power off. Ayan. So, maghingi talaga siya ng password pag i-turn off natin yung cellphone natin mga guys. Okay, so ang gagawin lang natin mga guys para ma-power off natin yung cellphone natin or matanggal natin yung nakalimutan nating password is hold lang natin yung volume down at saka yung home button niya. Then i-power off natin yung cellphone natin. Ilong press natin yung kaniyang power off switch. So pag patay ng ilaw mga guys at lalabas ulit yung logo kasi magre-reboot yan siya. Bibitawan natin yung volume down, ililipat natin sa volume up yung daliri natin. At bitawan na rin natin yung power switch. Okay, ayan mga guys. So, hihintayin lang natin muna dyan mga guys. Sa logo ng Android na yan. Hayaan na lang muna natin. Okay, ayan. So, kapag gaganyan na siya mga guys, ang next naman na gagawin natin is i-hold natin yung kanyang power button, then press natin yung volume up, ayan. So kapag ganyan naman siya mga guys, hintayin naman natin ulit dahil papasok yan siya sa recovery mode. Hintayin lang natin mga idol. Okay, ayan. So nasa recovery mode na tayo ngayon mga guys, then gamitin lang natin yung volume down and up para mag select mga guys. So pupunta tayo sa wipe data and factory reset. Ayan din. Okay natin sa power button. Ayan. Then lagay lang natin sa yes. Ayan. Then power button again. Okay, ayan. So hintayin lang natin mga guys. So remember mga guys. Okay, ayan. So ayan, makikita niyo naman sa baba nakalagay diyan. Wiping data complete. Okay, gamitin natin power button para i-reboot system. Punta tayo sa reboot system now. Ayan. So, magre-reboot yan siya or mag-undaw yan siya mga guys. Hintayin lang natin siya. So, remember nga pala mga guys na sa ganitong punto, yung lahat ng mga files natin is mabubura lahat. So, yung cellphone natin, magbabalik siya sa standard ng program niya nung binili natin siya. So, dito sa Samsung logo mga guys, dahil nga nag-format yung cellphone natin, matagal nating hintayin dito dahil nag-working yung cellphone natin. So hintayin lang muna natin mga guys. Ilalagay ko lang muna sa baba.
Okay, so hintayin lang muna natin sa Samsung logo mga guys. Itong sa akin kasi pinutulan ko lang kasi medyo matagal doon sa Samsung logo. So pinutulan ko na lang yung video natin. Okay, ayan mga guys. So malapit na siyang matapos. Okay, ayan mga guys. So ngayon wala na siyang password ngayon mga guys. So pwede na natin magamit ngayon yung cellphone natin. So ang gagawin lang natin ngayon mga guys is ini-next-next na lang natin yung cellphone natin. Or kung may Gmail account na nakasync sa cellphone natin ay kailangan lang natin mag-connect sa Wi-Fi, then ilalagin natin yung Google account natin na nakasync dito. So kung hindi naman natin alam kung ano yung Gmail account na nakasync dito dati, ay kailangan lang natin i-bypass yung cellphone natin para makapunta tayo sa menu ng ating cellphone. So hanggang dito na lang mga guys. So maraming salamat sa panonood. Sana ay nakatulong sa inyo ang video natin ito. At kung nagustuhan mo po yung video na ito ay huwag mong kalimutang i-like at i-share. At kung bago ka pa sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin na i-upload. Maraming salamat again.